Kamustahin natin si Terra Luna Classic. Marami ding nagre-request ng update video about Terra Luna. Effective na kasi yung major update ng community nito, yung 1.2% burn mechanism on-chain. So pag-uusapan natin yung mga detalye na kailangan nyo malaman sa update na ito, ano yung epekto niya sa ecosystem ni Luna Classic at yung iba pang plano ng community para maibalik yung dating Terra Luna na kilala ng lahat. So aalamin natin yan in this video. Welcome nga pala sa Altcoin Pinoy YouTube channel, a simple educational platform for trading and crypto enthusiasts. At kung interesado kayo sa mga ganitong topic, make sure to subscribe and hit the notification bell. But before I proceed, as always, this is not a financial advice. This video is for educational purpose only and always do your own research pa rin. So si Terra Luna Classic, community-owned crypto na ito. Yung mga holders at ilang mga developers na concerned sa project ang gumagalaw dito. Si Dokon, wala na siyang papel dito. Nandun siya sa Terra Luna na bago. Medyo busy siya ngayon kasi balita ko hinahanap siya ng mga authorities. Anyway, Luna Classic, malaki pa rin ang community nito. Mapapansin naman natin yan. Ang market valuation niya ngayon ay, as the time of recording, ay nasa 1 billion market cap. Mas mataas kumpara sa bagong Terra Luna. So marami pa ding sumusuporta dito. Now, live na yung 3568 proposal, ang 1.2% tax every transaction. On-chain lang siya. Let me give you an example sa Terra Station. Kapag nag-swap tayo doon, nag-transfer ng LUNG token sa ibang wallet, we are being taxed for 1.2% at nabuburn yung token. Meaning nawawala na sa circulation at napupunta yon sa isang burning address. Considered as deflationary, pero sabi ko nga on-chain lang siya. Sa loob ng blockchain, pero yung mga LUNG token sa mga centralized exchange, kapag nag-trade tayo doon sa spot trading, hindi applicable yung 1.2% tax doon. Dito pa naman nang gagaling yung majority of volume ni Luna Classic. Applicable lang ang 1.2% tax sa withdrawal and deposit. Sa Binance, Crypto.com at iba pang mga exchange na nagpahayag na ng suporta dito. And lately, nagpahayag ng kanyang opinion, si CZ ng Binance, another option is to implement a feature to let users opt in for 1.2% trading fee themselves for burn. So ganito yung plano. Magkakaroon ng opt-in button for people na gusto mag-participate sa 1.2% tax for their LUNG trading only. Tapos kapag na-reach na yung 25% of accounts na naka-opt-in, 25% ng kabuuan ng Luna Classic sa Binance, tsaka palang magka-charge ng 1.2% tax sa mga naka-opt-in lang yan. However, kapag umabot na ng 50% yung total trading volume ng mga naka-opt-in LUNG trader sa Binance, maro-roll out na yung 1.2% tax for all Luna Classic trading. Pero there is a catch. Kapag hindi na-reach yung threshold, which is yung 25% of LUNG traders na mag-opt-in, then i-remove na lang nila yung opt-in features to keep a simple user experience. So plano pa lang yan at hindi pa nai-implement. Imagine kapag in-implement nga ito ni Binance, meron mga ibang exchange sa market na hindi mag-i-implement nito at mas pipiliin doon ng mga traders mag-trade kasi walang tax. Maliba na lang kung every exchange will do the same. Pero malabo yun, cryptocurrency exchange is a business. And alam nila na mas pipiliin ang mga users kung aling exchange ang makakatipid sila kaysa mapagastos pa. Anyway, hindi pa naman napagde-desisyonan yan. At hindi lang yan ang plano nila, the community also have a plan to repeg UST. So susubukan nila buhayin yung dating ecosystem ni Terra with algorithmic stablecoin kasi naniniwala pa din sila na much better pa rin ang decentralized stablecoin sa cryptocurrency market kumpara sa mga centralized stablecoin. Meron namang decentralized stablecoin sa market bago pa dumating si Terra Luna, ang MakerDAI, which is kailangan nga lang ng over-collateralization na dahilan kaya hindi ito nag-grow. They think na algorithmic stablecoin pa rin ang way sa decentralized stablecoin. However, alam naman nila na hindi sapat na mairepeg lang ulit si UST. Kailangan din ng changes dito at siguraduhin na hindi na ito ulit mag-fail or marerepeg by providing decentralized reserves and capital control. A reserve that can prevent a debt spiral in the event of total failure of the capital control system. So medyo komplikado ang gusto nilang gawin kasi it never been done before sa isang algorithmic stablecoin.
Karamihan na uuwi sa death spiral. At isa pa yung use case ni Terra Luna Classic. Kasi before maraming mga dApps dito at dahil nag-collapse ito, yung iba lumipat na sa ibang blockchain at yung karamihan napunta na sa bagong Terra Luna. Pero ang kagandahan dito sa Luna Classic ay lahat ng mga dApps sa new Luna version ay applicable din dito. At hindi na kinakailangan pa ng further development. So Luna Classic need to attract builders sa ecosystem at hindi naman imposible yon kasi malaki naman ang community nito. However, yung ginagawa ng community ng Luna Classic ay hindi ganun kadali. First, ang reputation ni Terra Luna ay sira na sa mga investors, maging sa mga developers. There are other layer 1 blockchain in the market with a good reputation and network effect. So bakit nila pipiliin mag-invest or mag-develop sa isang failed project? Pangalawa, yung UST, it has a $10 billion debt that needs to be restructured. Ang una kasi na kailangan nila gawin is to burn the supply of Luna Classic and then repeg the UST para maging stable ulit. At dito palang babalik ulit yung utility. Ito yung tinatawag na rise from the dead. A good plan pero possible nga ba? Yan ang tanong. So tingnan natin si lungpenguins.com kung ilan na yung naburn. As the time of recording, nasa 925 million na yung naburn. Yan yung total. Medyo mababa kumpara sa expectation ng marami. Kasi hindi pa ata live dyan yung sa ibang mga exchange. Kailan ba ito nagsimula? Noong September 21 pa. Ilang araw na ang lumipas? Wala pang 1 billion. Pero kung 100 million per day ka lang, mababa yan. Dapat nasa 1 billion pataas per day. Mababa pa nga yung 1 billion per day. Kasi yung 1 billion per day sa loob ng isang taon, it can burn 365 billion lang. In 5 years, makakapag-burn lang ito ng 1.8 trillion. In 10 years, makakapag-burn na ng 3.6 trillion si Luna Classic. At meron pang 3 trillion na matitira. 3.6 trillion burn in 10 years? Sa crypto, matagal na panahon na yan. Siguro marami ng ibang mga high quality coins na mga panahon na yan. Yan ay kung walang magbabago sa takbo ng Luna ecosystem. Pero kung mas mataas sa billion per day or may iba pa silang gagawin to increase demand, then mas mapapabilis. Example lang naman yan. So para magpiso si Luna Classic, sabihin natin nakapag-burn na sila ng mga 400 billion at nasa 6.5 trillion na lang yung supply niya. Kailangan lang nito ng 110 billion market cap. Susunod siya kay Ethereum. Possible ba? Before the collapse, umabot yan ng 60 billion market cap. So, kailangan itong isurpass yung 60 billion market cap na yon para maabot yung 110 billion market cap na ang valuation ng price ay piso isang Luna Classic token. Pero yung 60 billion market cap na yon ng Luna before, andun yung trust ng mga investors. The ecosystems is big enough. UST is equivalent to $1. So, bago magpiso, kailangan malampasan ni Luna Classic yung status na yon. At hindi pwede yung pure speculation lang, magbo-burn lang na magbo-burn without utility. Possible magpiso, pero they need to regain the reputation first. That's my opinion lang naman. Maybe you have a different opinion on the project, let me know on the comment section. Ano ba sa tingin nyo ang future ni Luna Classic? Although wala naman talagang nakakaalam kung anong mangyayari in the future, at katulad nyo gusto ko rin makarecover ito, pero based on current situation, hindi siya ganun kadali, at kung mangyayari man yun, medyo matagal pa. Okay? So yun lang for this video update about Luna Classic. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.